ano, may mga pinanganak talaga magagaling mag-makeup. Naloloka ako. Ba't hindi ako pinanganak? Ako pinanganak lang ako eh. It's me, your Mama Bear Juu, and welcome back to my channel. And if you guys are new here, don't forget to hit subscribe and click the notification bell so you won't miss any of my videos. And for today's video, it's gonna be a product review of the package that I have received from LaocallyMade Beauty. First, let's talk about LaocallyMade Beauty. So LaocallyMade Beauty is one of the uprising local brands here in the Philippines. And well, in fact, today is our launching date, March 8th, and kasabay po yun ang Women's Month. So I just want to greet everyone, every momshies, every sisoms, every sisis, a happy Women's Month or happy Women's Day. And also, 1 month na din po since na-establish ang LaocallyMade Beauty. Congratulations, Miss Ivy. Congratulations sa lahat ng ambassadors, Gabriela's or Maria Clara's na nakuha ni Miss Ivy. Here you go, guys. So these are the 7 shades of katapangan na included sa Millennial Gabriela set. So I have already uploaded on my IGTV. If you might want to check that, that's at juju_ for more detailed swatching. Of course, I will still show you a short preview of the swatches. So if you guys are interested, please keep on watching. Diba, swatches palang bonggam-bongga na talaga. So, what more pa kaya pag talagang napasakamay mo na ang mga tins na to? Right now, ano nga ba ang nag-joke sa akin para sumali ako dito sa Gabriela Search? But first, of course, I love the advocacy. The owner is really pushing an individual to voice out kung ano ba talaga yung gusto niya sabihin for a very long time. And in my case, it helped me a lot to voice out kung ano ba talaga yung gusto kong parating sa nakakarami. So when I joined the search, well, first thing that came up to my mind is to, of course, my life advocacy to stop the stigma of maternal mental health. Guys, I'm already a mom and I've been through a lot, especially when it comes to mental health. I have survived a lot of suicide attempts. Thankfully, andito pa rin po ako sa inyo, sa harap ninyo. And since I became a mother now, so another battle came. And that is what we called postpartum depression. My life advocacy now is to stop the stigma of maternal mental health. Because most of the time, natatawag lang na PAGIINARTE ang depression or yung anxiety ng isang mga momshies or isang pregnant mom, right? So, yun ang gusto kong matigil, yun ang gusto kong mabigyan ng pansin na hindi lang siya talagang simpleng PAGIINARTE lang. So, it's really a big challenge to us, like, mommy ka na and still you have a mental challenge. Because in my part, na-experience ko talaga na mapagsabihan na PAGIINARTE ka lang, like ginagamit mo lang yung pagbubuntis mo para magkaroon ka lang ng mood swings, para ma-justify mo lang yung mood swings. And that is something that we should stop moving forward. So I chose Gabriela because for me, I'm like Gabriela silang as well because I fight for what is right, especially pag parang to sa family ko and lalo na sa baby boy ko. And also, I fight battles that no one knows about. So, I can compare myself as Gabriela silang, and for all we know that Gabriela silang represents women. Nung naging mother kasi na ako, doon ko na-realize or doon ko talaga nabigyan ng halaga kung ano ba talaga ang importansya ng pagiging woman or ano nga ba talaga ang essence ng pagiging babae. Kagaya nga na sinasabi ng karamihan, hindi ka babae lang, babae ka. Kilala natin si Gabriela as nirepresent nito ang mga kababaihan, ang rights or mga issues natin bilang mga babae. And for me, isa din sa mga issues na talagang dapat bigyan ng pansin ay ang isang pagiging ina ng babae or what we call motherhood.
So ever since that I became a mother, well, wala na talaga akong time magayos. Well, dati pa rin naman talaga, hindi ako pala makeup or such. Like, I can go out, like, tints lang, or simple powder, or kilay, ganun lang. But then again, there were moments like I feel, bakit yung iba ang gagaling mag-makeup? Like, they're really confident na to do their own makeup. So, kahit bili ako ng bili, mapamahal man yan, or talagang simpleng or murang products, hindi ko talaga siya magawa. But I keep on practicing, I keep on watching YouTube videos. However, ayaw talaga ng makeup sa akin. Girl! Ngayon, I stick na lang muna sa mga simpleng makeup lang. Now, here comes motherhood. So, when I got pregnant, well, of course, pregnancy hormones, you feel like you're so ugly, you feel like you're not presentable to look at, and you feel like, talagang ang tsaka mo eh. Yung ganun yung feeling ko talaga nun nung nabuntis ako. And also, di mo pagkakaila na, or hindi mo din maiiwasan na talagang makocompare mo yung sarili mo sa ibang mommies. Like, bakit sila ang gaganda nila? Bakit sila ganun pa rin talagang presentable to look at? Or talagang glowing sila sa pregnancy nila? So, you know, may mga pagkakataong ganun. And there were moments like, you feel like, kasi naman eh, kung marunong ka lang sana mag-makeup, kung marunong ka lang talaga mag sa sarili mo, you can be like them, diba? So, but konting ano lang naman, konting hanash ko lang naman yung like, minsan, pag nag-self-pity ka lang nga, hindi mo may iwasin, mag-isip ng ganun. But then again, you have to brush it off, you have to change your mindset into a new level, diba? Para hindi ka rin lang makawawa. And of course, you can help yourself to step up your game. So right now, what will I show to you guys is a very quick and easy makeup routine. So ito lang yung usually na ginagawa ko paglalabas ako. And disclaimer lang guys, hindi ako expert or hindi ako professional makeup artist. So since mommy ka na, syempre pag aalis kayo or pag may lakad kayo, nauubos na talaga yung time mo sa pagkasikaso ng baby, sa pagkasikaso ng mga gamit niya, and minsan nauubos na ka na talaga ng time para sa sarili mo. Aminado ako dyan, guys. Imbis na yung time ko na mag-ayos pa ako, minsan hindi na, lumalabas na lang ako na talaga walang kaayos-ayos at all. So, sa mga nakakita sa akin dyan, nabit-bit ko yung anak ko na wala akong kaayos-ayos. You know, guys, talaga ang hirap talaga ng... Pero... may mga oras pa rin na trying din naman to at least lend a time, like at least 5 to 10 minutes of your time para lang mag-ayos ka. Kasi nga, pagkakataon pa rin kasi, di ba, na hindi natin maiiwasan yung judgment ng ibang tao sa atin. Like, ay, ang losyang nena kasi mami na siya. So, yun yung iniiwasan ko kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi din naman talaga maiiwasan na may pagkakataon na talagang haggard ka talaga or hindi ka talaga decent tingnan kasi sobrang nakakapagod na din talaga mag-alaga ng bata or kapag galing ka ba sa trabaho or some errands, right? Hindi mo maiiwasan na may marinig kang ganun. Pero, of course, hindi ka dapat magpalugmok sa mga ganong klase ng pananalita ng ibang tao. And like what I've said, you have to help yourself as well para mag-gain mo yung confidence. So, enough with the chika, let's go ahead and start with my makeup routine. So recently ko lang to natutunan, tong mist na to, so it's fresh from Skin Love. Okay, so next is, let's use this, it's from Maybelline. Natin na ilalagay ay etong Maybelline Fit Me. Yan. Ginagamit ko na din talaga itong Maybelline before. Wala lang, mamaru lang. Kasi talaga nakita ko na talagang lakas niya maka-fresh. Pero talagang pricey kasi, well, of course, it's Maybelline. So, doon, habang nag-makeup tayo, let's have like chika lang, ganon. Paulit-ulit ko sinasabi na talaga ang ganda ng advocacy ng LaocCal kasi it encourage people to speak up kung ano man yung gusto nilang i-voice out. Kasi hindi naman lahat kasi ano eh, nagkakaroon sila ng lakas ng loob talagang sabihin kung ano man yung gusto nilang sabihin, di ba? So, eto, since nga nakita ko na talaga ang dami talaga nag-send ng entries nila, hindi sila natakot mag-share kung ano gusto nilang sabihin, kung anong gusto nilang mangyari. And with that, I think
Kasi pag na-voice out mo yung gusto mong sabihin, like nakakagaan ng loob, 'di ba? Pag na ilalabas mo yung kung ano man yung gusto mong sabihin. And ang daming inspiring yung stories as in. And nagulat na lang talaga ako na natanggap ako. Thank you so much, Miss Amy, for choosing me. I know na may mas talagang nakakaanting pang kwento dyan, yet you still chose me to be part of the team and I'm really proud of it there. So, yun nga, yung nabasa ko yung search na yun, hindi ako nagdalawang isip to join kasi talagang antagal ko na din nag-aantay ng pagkakataon para ma-voice out ko kung ano ba talaga yung gusto kong sabihin. So, yun nga, ang naging advocacy ko is to stop the stigma of the maternal mental health. Well, to tell you honestly guys, being a mother is really hard. What more pa kaya yung meron kang mental challenge? Mental challenge not literally mean na pupunta ka sa mental ko confined ka dun kasi maliw ka. It's not. The burden that you've been carrying for so long now na hindi mo ma-figure out kung bakit. You can laugh, they can talk to other people, they can exchange conversations. It seems like everything's so fine naman, but then at the end of the day, they feel like, ito na naman, alone na naman ako, I feel like something missing, I feel like something is wrong with me, nakakalungkot, and I've experienced it as well, guys. So, talaga nakaka-relate din ako talaga sa mga taong sinasabi nila na depression kills, depression is really hard, and depression is not a joke, depression is really a serious matter. Talagang naniniwala talaga ako dyan. So, ngayon, hindi man ako professional para magsalita or have a talk about mental health, at least, diba, yung mga natutunan ko or yung mga learnings ko, experiences ko, mga tips ko on how I overcame it, masishare ko sa munting paraan, right? So, this is the best way to at least start my advocacy na mabigyan ng pansin ang maternal health. Okay, so after nyan, maglalagay tayo ng concealer. So, it's Maybelline Fit Me also. There. Para may tayo yung mga cheese. Yun lang naman. Mag-iingay talaga ng mga tries. Kaya kakaloka na ang daming mga cheese miss paligid. Mga napapanood ko sa YouTube ay. Alam yun nga, nung nabuntis talaga ako, ang dami ko talagang pinagdaanan. So, I was able to survive it. Of course, with the help na din ng mga family ko, ng mga friends ko. And also, yung kagustuhan ko makasurvive talaga dun. Kasi nga, I wanna see my baby. Gusto ko pa makasama yung baby ko. My life was a roller coaster ride talaga ever since nung bata pa lang ako. And I never thought na pag nabuntis ako, ganun pa rin yung ma-feel ko. Having problems talaga. Yung mga pagbubuntis mo, physically, hirap na hirap ka na. Tapos emotionally and spiritually, hirap ka pa rin. So, sa kanalang lugar, diba? So, naging struggle ko talaga siya for 9 months na yung postpartum depression nga daw. Well, I also did my research na postpartum depression, hindi lang siya right after you gave birth. It can actually occur when you start your pregnancy. So, there were moments na mahirap talaga, na kailangan mo talagang labanan, pero may mga pagkakataon din you feel like you wanna give up, no? But then again, if you would think about your baby, if you would think about your family and friends, sa talagang totoong nag-concern sa'yo, totoong nagmamahal sa'yo, you know, eventually, maiisip mo din na, oo nga, kailangan ko talaga lumaban. And also, sa paglaban mo na yon, of course, kailangan mo din ng suporta. You need to have your support system. And always reach out for your family and friends. Huwag kayong mahiyang magsabi kung may mga nararamdaman kayo emotionally, kung may gusto kayong ilabas, ilabas nyo lang hanggang sa maging okay ulit kayo, hanggang sa ma-feel nyo, okay na ako, na-release ko na yung galit ko, nakapag-rant na ako. Kasi like, importante talaga yung may nakakausap tayo or may napaglalabas na tayo ng sama ng loob. Talagang malock natin yung mga pinaglalagay natin sa face is lalagay tayo ng set. Powder. Final set. So, this is from Nichido. So, matagal ko natin talaga itong ginagamit. Go!
going back, so yun na nga, so after ng 9 months kong pag-ETS, like, I'm always praying na sana makasurvive ako dito, no? Na parang, I can't wait na talaga I can't wait na parang matapos na yung pregnancy ko and to be with my son. And yun na nga, dumating na yung araw na nakasama ko na siya. And yun pala yung mas mahirap, na pag nanganak ka na, grabe yung mood swings mo. As in, can explain it. Like, ang lala talaga nung nangyari sa akin noon after kong manganak. Parang lagi akong moody since ako lang talaga mag-isa. So, salo ko lahat nung pagod, nung hirap, nung puyat, and yung sakit since nga breastfeeding mama ko and body still adjusting sa breastfeeding stage. Parang na-double up or na-hype na naman yung anxiety ko, yung feeling depressed na naman ako and such. And bago natin ituloy, magkikilay muna tayo. So, etong kilay ay kutsuk-kutsuk. Kutsuk-kutsuk lang din pala yung number one na hindi ko talaga natutunan. Nood ako na nood, pero hindi ko talaga siya natutunan. So, sige, patry natin siya. Yung hirap ng pagiging ina ay sobra talaga. Sobra pala talaga. Yung flashback lahat ng pangungunang submission ko sa nanay ko. Nag-flashback talaga. So, sabi ko, oh my gosh, ito pala yun, no? So, ayun na nga, no? Ewan ko kung pantay siya, pero yeah, ito na nga ang ating kilay-kilayan mamaru edition. So, there you go, guys. Right after sa kilay, ibibend na natin yung powder. Okay. Tapos, after nyan, pupunta na tayo sa blush para naman magkaroon ng ating kulay ating mga buhay katulad ng kulay na binigay ng ating mga anak. Yes! Aww. Okay. So, I'm from Nichido and ang shade niya is Cool Rum and super bagay siya sa mga Moreno or Filipina coloring skin. Sobrang postpartum depression ko noon, like, ang dami kong regrets. Dumating sa point na ang dami kong regrets, ang dami kong what ifs, ang dami kong gustong mangyari, ang dami kong gustong balikan, ang dami kong gustong itigil. Sobrang worst nung first 6 months ko after I gave birth. Kasi halo-halo na emotions ko noon. Pero ang laking pasasalamat ko pa rin talaga sa family and friends ko kasi never talaga nila ako sinukuan. Kahit alam kong minsan fed up na sila sa mga rants kong paulit-ulit, sa pag-ugali ko, pag-attitude ko, diba? Pero andyan pa rin sila para sa akin. And I think yun yung naka-help din sa akin talaga para malabanan ko kung ano man yung dapat kong labanan. Okay, so we are done with the blush. I hope you can see it. But yes, and siya. After ng blush is sa ano naman sa eyes ko naman na mascara. So usually Nichido yung ginagamit ko or Maybelline. Yan, di ba para nabuhay ng eyes natin? Okay, there. So, yun na nga. So, eventually, naging okay naman ako. Kasi parang feel ko na parang, I'm catching up na sa pagiging nanay. So, ang daming realizations as a woman. Ang dami kong na-realize na ito pala yung halaga ko bilang isang nanay, right? Na talagang nakapagbigay ako ng life sa anak ko na I carried him for 9 months. Na diniis ko lahat ng hirap, ng sakit. Para lang maluwal ko siya, mabigyan ko siya ng magandang buhay, di ba? Parang yung essence ng pagiging woman is talagang sobrang the best talaga. For my lips, gagamit natin of course yung product which is the Local Beauty. So, daming shades na talagang walang tapon, no? So, sa 7 shades, parang gusto mong sabay-sabay gamitin sa sobrang so, sobrang ganda ng mga shades. Habitan ko, nung una, nung nag-swatch ako, ay yung Apolinario. Kasi parang, pabebe ka lang, ano? Girly-girly ka lang. Pinaka-feeling ko talagang araw-arawing ko talaga. Kahit wala kang lakad, no? Naka-lip tint ka dito sa bahay. Nakakaloka. Rizal. Bakit nga ba yung Rizal yung napili ko? So, hindi lang din siya talaga as in yung shade yung nagustuhan ko. But of course, ano ba talaga si Rizal, right? So, we know Rizal as ang bansang bayani. And I read a book or it's like an article like, he died for us. Well,
for me, if you would ask me, I'll be a Rizal as well, especially to my son. And as his mother, kaya ko i-sacrifice lahat para sa kanya, to give him a good life, to give him the life he deserves. So Rizal is that I can also be a hero or heroine to my son. I can do everything for him just to make him happy, just to make sure na safe siya, and just to make sure na he's in a good hands. So there. So, bago tayo mag-iyakan, tara na i-apply na natin tong Rizal shade na to. So, you guys better watch out because it's super strong. Okay guys, so there you go. Ito na po ang ating Rizal shade na pag nakalagay na sa ating lips. Oh, diba pakak na pakak? Laban si mama. Yan. Okay. So, basically, ito lang yung talagang nilalagay ko sa mukha ko. Wala nang masyadong advanced makeup. So, iayusin ko lang yung hair ko and I'll change my clothes for my final look. Guys, this is now my final look. So since my look is like a mommy to go inspired look, well, kapag lumalabas ako, I tend to wear like loose clothes or yung may mga button sa unahan since I'm a breastfeeding mom. So yung mga less hassle na mga damit. Once na kapag nasa labas kami and then Kobe wants to breastfeed. So there! Basically, ito lang po yung talagang mommy to go makeup look ko. Hindi naman siya masyadong pakak. But still, I make sure that still presentable naman ako. Tingnan pa rin kahit, you know. And my tips to everyone, especially sa mga mommies out there like me, to always stay strong for your loved ones, especially for your kiddos. And also, if you feel like you need help, you really need someone to talk to, wag po kayong mahihiyang mag-reach out sa mga families and sa mga friends and even to your loved ones. So, most especially sa mga momshies, like you feel like you really need the help of our experts, please do so para po ma-actionan natin siya agad-agad. And always remember that you are valid no matter what, kung ano man yung pinagdadaanan ninyo, or no matter how hard, kung ano man meron kayo sa buhay nyo, always keep the faith and push lang mga moms, laban lang tayo. So I guess that's it. Thank you so much again, Local Beauty, for this beautiful tints. These are the bombs. Feeling ko talaga araw-arawin ko talaga siya gamitin kahit andito na ako sa bahay. Oh my gosh, talaga. And this is highly recommended. 5 over 5 ratings. Shook talaga ako. I never imagined that may magmamatch akong lip tints talaga. Like the shades, like yung range ng mga shades niya talagang kakaiba. Long story short, I love it so much. So yes, I guess that's it. Thank you so much, Local Beauty, for this awesome products. And I already found my new favorite tints. So, time to say goodbye. It's me, your Mama Bear Juu. Peace and love. Bye-bye. See ya. Welcome.